Magandang araw mga bata! Narito na naman si Ginoong Renz para magbahagi ng bagong kaalaman para sa asignaturang Aralin Panglipunan 3. Handa na ba kayo? Mahusay! Tayo at maupo ng maayos at makinig ng mabuti. Ang ating layunin ngayong araw ay matalakay ang mga kahulugan ng ilang simbo at sagisag ng NCR. Pero bago ang lahat, alamin natin ang mga ito. Ano kayang bansa ito? Mahusay! Ito ang watawat or flag ng United Arab Emirates. Sunod na watawat. Ito naman. Alam nyo ba ito? Ano kayang bansa ito? Mahusay! Dapat alam nyo ito. Ito ang bansang o ang watawat ng bansang Philippines o Pilipinas. Sunod na larawan. Itong bansang ito. Ano kayang watawat o kanino kayang watawat ang pinapakita sa ating larawan? Mahusay! Alam na alam! United States of America or USA. Sunod na larawan. Anong bansa naman ang may watawat na ganito? Tama! Ito ay ang Canada. Sunod, ano naman kaya ang bansang ito? Tumpak! Ito ay Australia. Ito ang ating word of the day. Salitang sagisag. Ang sagisag ay isang bagay na nagre-representa o tumatayo o kaya naman ay nagpapahiwatig ng isang ideya, larawan o paniniwala, aksyon o kaya naman ng isang bagay. Katulad ng watawat, ito ang sagisag ng isang bansa. Sa English nito ay emblem at ang Arabic ay shield. Maari nyo bang banggitin ang Arabic? Mahusay. Shier. Ngayon, umpisahan na natin ang ating talakayan. Ito ang mga simbolo o sagisag ng bayan sa NCR. Umpisahan natin sa lungsod ng Maynila. Sagisag ng Maynila. Ayan. Pagmasdang mabuti. Tignan natin kung ano ang ibig sabihin bawat simbolo na makikita sa kanilang sagisag. Isa na dito ang kalasag o shield sa Ingles. Kung makikita natin, ito ang nasa gitna ng kanilang sagisag. Sumisimbolo sa kasaysayan ng bansa bago dumating ang mga Espanyol. Sunod dito ang kalahating leon at dolphin. So makikita ito sa gitna ng kalasag. Sumisimbolo ito sa katatagan ng Pilipinas. Ang kulay pula or red, asul at dilaw o yung outline niya na color yellow ay ang kulay sa ating watawan. At ang Pearl of the Orient o ang perlas. Makikita ito sa taas ng leon at kalahating dolphin. At syempre, ang nasa ibaba ng kalasag, ang mga alon or waves. Sumusimbolo ito sa ilog Pasig at look ng Maynila. So yan ang sagisag ng Maynila. Dumako naman tayo sa lungsod ng Pasig. Ito ang sagisag ng Pasig.
makikita natin na napakakulay. Makikita ang babae. Sumisimbolo ito sa mutya ng Pasig. Ito ang idealismo ng kagalingan sa lahat ng aspekto. Ito ang sumasagisag sa katapatan, mabuting pakikipagkapwa at kagandahan ng lungsod. Makikita rin natin ang anyong tubig sa gilid ng babae. Sumasagisag ito sa pag-uugnay-ugnay ng Ilog Pasig sa lawan ng Laguna at Luok ng Maynila. Makikita rin natin ang Immaculate Conception of Cathedral na sa bandang kulay asul ng kalasang. Sumasagisag sa isang lumang gusali ng lungsod. Isa rin itong sentro ng Katolikong Romano. Sa kabila naman o sa kanang bahagi ng kalasag, makikita natin ang paggawaan o pabrika. Ipinapahayag ang kasaganahan at kaunlaran ng lungsod. Dumako naman tayo sa sagisag ng Makati. Mga alon, sumisimbolo ito sa Ilog Pasig na matatagpuan sa hilagang hangganan ng lungsod. Makikita rin dito sa taas ng alon ang simbahan. Sumisimbolo sa simbahan ng Guadalupe na pinakamatandang simbahan sa Makati. Ito rin ang simbolo ng impluwensya sa rehiyon ng mga Espanyol. Makikita rin natin sa likod na bahagi ang tatlong sinag sa likod ng skyscraper. Kumakatawan ito sa mga barangay ng Makati. So, 33 rays of sun, sinag. Ayan po. Makikita natin ang skyscraper dahil matataas ang gusali sa Makati. Nandito ang sentro ng business. Okay, dumako naman tayo sa sagisag ng Marikina. Ayan. 1630. Makikita ito sa baba. Taon ng pagkakatayo ng lungsod or pagkakatatag ng lungsod. Dalawang bundok makikita sa likod. Kumakatawan sa bulubunduki ng Sierra Madre na nakapaligid sa lungsod at nadaraanan ng ilog ng Marikina. Tandaan natin ang Marikina ay isang lambak. Sumisikat na araw. Silangang lokasyon ng lungsod at bawat sinag ay kumakatawan sa mga barangay nito. Kawayan. Makikita dito ang kawayan or bamboo sa Ingles. At gulong. Nandito ang gulong. Ito naman ang sumisimbolo sa pagiging mapagkumbaba at matibay na pag-uugali. Ito ay nagbibigay diin sa mga pagbabago ng lungsod. Nagpapakita sa pagiging mapagkumbaba at matibay na pag-uugali ng mga tao. Ito ay nagbibigay diin sa pagbabago ng lungsod mula sa pagiging sakahan patungo sa pagiging urbanisado o industrial na sumasagisag sa paggalang sa kapaligiran ng mga tao rito. Ibig nilang manatili ang pagkakaisa-isa at kaunlaran. Makikita rin natin ang kambyo ng makina. Nandito iyon, ang mga bungi-bunging nipig o kambyo ng makina. Kumakatawan naman ito sa mga industriya at paggawaan ng sapatos sa lungsod ng Marikina. Tandaan natin, ito, dito nakikita o dito nakakabili ng mga matitibay na sapatos. Sulok. Sagisag ito ng matayog at dakilang layunin ng lungsod ng paglinangin ang yamang tao tungo sa maayos na pamumuhay. Sagisag din ito ng kultura at tradisyong
Espanyol. Dumako naman tayo sa pinakahuling sagisag na aking ibabahagi sa inyo. Sagisag ng pateros. Ayan. So kung makikita natin, napakasimple lang. Dahil ang makikita lang sa sagisag nila ay ang larawan ng itik. Sumisimbolo sa pagiging tanyag at kilala ng bayan ng pateros sa pag-aalaga ng itik, or sa Ingles ay tinatawag na duck. At ang itlog nitong balot. Okay, so kaya tinatawag itong Balot Capital of the Philippines. Ngayon, maraming sagisag na makikita sa lungsod ng NCR. Kaunti lang ang aking ibinahagi. Ngayon, gusto kong pagmasdan nyo ang mga sagisag na yan. Ano-ano kaya ang mga paghahambing o mga pagkakatulad ng simbolong napansin nyo sa bawat lungsod? Okay. So, pag-usapan natin ngayon ang mga paghahambing ng mga simbolo o sagisag. Isa na rito, lahat ay nakatala ang pangalan ng paikot sa hugis nito. Tignan nating mabuti. Makikita rito, paikot lungsod ng Makati, lungsod ng Marikina, lungsod Quezon, City of Mandaluyong, kas makasaysayang lungsod ng Caloocan. So halos lahat o lahat ay nakapaikot ang pangalan sa kanilang sagisag o simbolo. Isa na yan na paghahambing o pagkakatulad ng mga sagisag sa NCR. Sunod, may ilang nakatala ang petsa ng pagkakatatag na nasa ibaba nito. Pagmasdan natin mabuti, so makikita natin ang lungsod ng Makati ay naitatag noong 1995. Marikina naman ay noong 1630. Sa Pasig, makikita natin ang 1573. Ayan, 2007. So, yung iba talaga makikita natin ang taon ng pagkatatag. Isa yung pagkakatulad ng mga ibang simbolo sa NCR. Sunod, halos lahat o hakaramihan ay may kalasag na merong nakapaloob dito, pangunahing produkto, meron din simbolo ng kasaysayan nila. Tingnan natin ang mga sagisag ng lungsod na gumamit ng kalasag. Isa na rito syempre, ang Pasig. Sunod, ang Paranaque. Tandaan, ang kalasag ay shield. Pati ang Pasay, gumamit ng kalasag. Makikita rin natin sa lungsod ng Maynila. Ayan. So, maraming gumagamit ng kalasag. Sunod ay ang mga bagay katulad ng larawan ng tanawin, naglalahad ng kasaganahan at kaunlaran, at naglalarawan ng barangay at pukok. Makikita natin ang ginamit na larawan sa Quezon City ay ang shape o ang hugis ng Memorial, Quezon Memorial. Makikita natin dito sa Mandaluyong ang ribulto o monumento ni Andres Bonifacio. Makikita naman natin sa San Juan ang napag-aralan ninyo o na-research nyo na ang ribulto o monumento ng tatlong bayani. Andres Bonifacio, si Leyva, at si Lorenzo Gonzalez. Ang panglima, may ilang seal din na gumamit ng tatlong kulay between at araw, tulad ng makikita sa bandila ng Pilipinas. Isa na dito ang Caloocan, ang Malabon, ang Paranaque. Halos nga kung makikita natin, karamihan ay gumamit ng kulay asul, pula, dilaw.
At ang panghuli, naiiba ang hugis ng seal ng lungsod ng Quezon dahil Tatsulok ito. So nag-iisa lamang ang Quezon City na merong hugis Tatsulok or triangle sa Ingles. Ayan ang mga bagay na pagkahambing-hambing o pagkakatulad ng mga sagisag sa lungsod ng NCR. Tandaan natin, iba't iba ang kahulugan ng mga nakalarawan sa bawat seal or sagisag ng mga lungsod at munisipalidad. Ito ang nagpapakilala sa isang lugar. Ngayon, para sa inyong activity, kayo ay inaasahan na gumuhit ng sariling sagisag na nagpapakilala sa sarili. Bigyan ng description ang bawat simbolo o larawan na ilalagay sa sagisag. Ilagay niyo ito sa isang bond paper or notebook. Pagkatapos, ilalagay o isasubmit ito. Paano? Pipicturan ito at ipapasa sa link na ilalagay ko sa inyong genyo. Criteria, 5 puntos para sa simbolo at description. At 5 puntos para sa creativity. Tandaan, maaari kayong gumamit ng kahit anong hugis. Basta ipaliwanag kung bakit ito ang napili. It's a total of 10 points. Pagkatapos gawin at i-upload ang inyong mga simbolo o sagisag, ay gawin ang maikling pagsusulit sa inyong genyo. Sana ay natutunan niyo ang iba't ibang sagisag na matatagpuan sa lungsod ng NCR. Salamat sa pakikinig. Paalam!